Isinawalat ng broadcaster columnist na si Ramon Tulfo ang anya'y tunay na kuwento kaugnay sa 60 million peso tourism advertisement sa programa ng mga kapatid niya sa Bitag Media. Sabi ni Tulfo sa column niya sa Philippine Daily Inquirer, suportado niya ang paglilinis sa pangalan ng kapatid na si dating Tourism Secretary Juan Dateo, pero hindi niya suportado ang isa pang kapatid na si Ben ang may-ari po ng Bitag Media. Black sheep daw ng kanilang pamilya si Ben. Wala rin daw kinalaman si Erwin Tulfo sa kumpanya ni Ben. Co-host lang daw siya ng programang Kilos Pronto. Dapat din daw purihin si Pangulong Duterte dahil sa anya'y pagsiba kay Teo. Naunang iniulat na naghain ng resignation letter si Teo at tinanggap ito ng Pangulo. Dagdag pa ni Ramon, isang pagkakamali ang pagkuha kay Ferdinand Topacio bilang legal counsel ni Teo. Pinabulaanan niyang ibabalik nila ang 60 million pesos na binayad para sa patalastas. Tinawag naman ni Atty. Topacio na plastik si Montulfo. Kamakailan-an niya, nagpatulong sa kanya si Tulfo para sa planong pagtakbong senador. Gate po ni Topacio, sinusunod lang niya ang ipinagagawa ng kanyang kliyente. Wala pa naman bagong dugo ng mga kapatid ni Montulfo sa kanyang column.